So welcome nga guys para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin ang sinabi nito ng isang NBA legend na si Magic Johnson about sa Team USA at ang kanilang problema nga daw matapos yan nang matalo nga sila against sa bansang France. At ito ang nasabi nito ni Magic Johnson sa kanyang Twitter account. Sinabi niya, ang kulang nga daw sa USA men's basketball team ay yung taong nanalo daw ng 4 na NBA championship at ang pinakamagaling na leader daw sa larong basketball. At siya nga rin daw ay napapagaling ang kanyang mga kakampi, aka LeBron James. So yun nga ang sabi neto ni Magic Johnson matapos ang disappointing loss ng Team USA against sa France. So sigurado nga ako na merong mga tao mag-a-agree at sasang-ayon dito sa saloobi ni Magic Johnson at meron din namang mga mag-disagree. Pero nga para nga sa akin ay naniniwala nga ako sa sinabi nito ni Magic Johnson about nga sa Team USA. At sa aking opinion nga ay itong roster ng Team USA ngayon ay wala ngang pure playmaker or wala nga silang player na priority na mamasa ng bola. Kagaya nga nito ni LeBron James at ang kanilang sinayang na si Trae Young sana. Meron nga silang point guard sa kanilang roster na si Damian Lillard pero siya nga ay scoring point guard. Ito naman si Jrue Holiday ay defensive point guard at wala nga sila yung tinatawag na traditional point guard. So yan nga ay sa aking paningin lang naman sa aking opinion. At syempre kayo rin ay meron nga rin sa mga sarili ninyo. At kaya nga't kung meron kayong gustong sabihin, i-comment down below ang inyong opinion about nga sa roster na itong Team USA. Nag-agree ba kayo kay Magic Johnson na kailangan nga nila ng isang LeBron James or hindi? At para nga sa ating next balita, ito nga si Trae Young ay mukhang balik basketball na din ngayong offseason na ito at patuloy nga siya sa pagpapahiya sa kanyang mga trash talker. Dahil ito sa kanilang pick-up game, meron nga isang trash talker na hindi daw tumitigil sa pangta-trash talk sa kanya buong game. At ito nga ang ginawa ni Trae Young. Harap-harapan niya ngang itinira ang game winner na ito sa harap ng kanyang trash talker. Panoorin nyo. At para nga sa ating last balita ngayon para sa ating video, eto nga si Kyle Lowry ay medyo mataas pala talaga ang presyo ngayong free agency. Dahil ayon nga sa isang report na ito na ito nga daw si Kyle Lowry ay naghahanap ng deal ng isang kontrata na halos 90 million nga sa loob ng 3 taon. So kada taon ay 30 million kagaya ng kontrata niya sa Toronto Raptors last season. So panigurado ako na onti nga lang teams ang makaka-afford sa kanya kung ganyan nga kataas ang presyo nito ni Kyle Lowry. At hindi pa nga rin tayo sigurado kung willing bang mga NBA teams na bayaran nga siya ng 30 million sa 3 taon dahil itong si Kyle Lowry ay hindi na nga rin bata at 35 years old na nga. Halos kasing edad na nga rin nito nila Chris Paul, nila LeBron James at nila Carmelo Anthony. So tingnan nga natin kung meron bang NBA teams na babayaran si Kyle Lowry ng 30 million kada taon. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video and if not subscribe. Syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto pang ma-update about sa ibang balita sa NBA ngayon, i-click nyo lang ang ating video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!